Yo, what's up mga katupak? Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, isang magandang, magandang, magandang lalaki tayong lahat. Ayan, lagi natin tatandaan, walang pangit na sabongero, lalo na kapag katupak ka. At kayo naman mga babae dyan, ansuswerte nyo. Kaming mga katupak na lang ang nag-iisang tunay, tapat, at wagas ang aming pag-ibig. Yan mga katupak, yan. Ayan, bago tayo magsimula mga katupak, again, supportahan natin KINGPAC Official. Ayan, yan yung mother account natin, KINGPAC Official, at yung junior account natin, mga katupak channel. Yun, maraming maraming salamat. Again, supportahan natin bago tayo magsimula, no? Click subscribe muna mga katupak, pati yung notification bell para tuwing upload ko ma-notify ka, at para maging katupak ka naman. Yan, maraming maraming salamat sa mga nagsishare ng video ko. Thank you so much. Yan, Oliver Raison, Edwin Faustino, Tarantoda TV, yan, Dane Regalado, John Marco Racoy, Jason Vizcaida. Yan, maraming maraming salamat sa inyo at sa mga tropa natin, yung mga solid natin na tropa dyan, Raiders, Nawa, Jiggy, Busarang, yan, Jiggy, yan, what's up, Jiggy. Maraming maraming salamat sa iyo, Oliver Raison. Yan, thank you. At shoutout din sa lahat ng mga kapwa ko, mga vlogger. Yan, my passion history member yan. Or nag-join yan sa KINGPAC Official yan. Supportahan natin, my passion history. At syempre, Ray Katuka. Ayan, vlogger din yan sa Ray Katuka. Malapit na yan, mag ano, 600, no? Almost 600 subscriber. Supportahan natin para ma-monetize din sila at sumahod na kay YouTube yan. Ray Katuka, my passion history. At syempre, yung iba natin mga katropa din dyan. J-Fab Life, Rachel A. Life, Lovely, Lovely Allen May Galula, parang ganun, mahaba masyado, pero yun, Lovely, Kapokpok TV, ayan, maraming maraming salamat. Rachel A. Life, Kaitlog Tube, K9 and Game Found Reader. Yun, salamat ng marami, maraming maraming salamat. Ayan, mga katupak, huwag na natin patagalin pa. Let's go. So yon, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga katupak, eh yung about sa yung basaan, no? Drug fight, parang ganun. So ano ba yung mga pwede natin gawin, or paano ba natin mapapanatili or malalaman, or ano ang gagawin natin para yung manok natin eh pagdating sa basaan hindi nahuhuli. Kumbaga, hindi nagpapatalo, hindi bumibigay, hindi sumusuko. Okay, so yon mga katupak, unang-una, syempre, eto, lagi natin itong tatandaan. Kaya matibay sa drug fight yung farm tsaka backyard. Bakit? Kasi yun po yung manok nila, talagang nakatali lang yan. Nakatali sa tipi. Okay, so malaking bagay po kasi yun. Yung ulan, init, napakalaking bagay nun para yung manok mo maging matibay pagdating sa drug fight. Kumbaga, hindi basta-basta bibigay, matibay yung pangangatawan, ang pundasyon ay napakalalim. Pansinin nyo mga katupak, kasi ako before, kailangan kasi meron tayong parang tinatawag na yung kinukompare mo, no? Yung experience mo before, or yung experience mo ngayon, or yung experience ng iba. Dati kasi, yung manok ko sa mga sumusubaybay ng KINGPAC Official, nasa loob lang ng bahay yan. Papasok, ilalabas, ganun lang siya. Pag naambunan ng konti, nagkakasipon. Oo, magagaling yung mga manok. Pero nagkakasipon. Bakit? Kasi mahina yung pangangatawan nila. Hindi sila sanay sa klima na ganun, na uulan, iinit. Dito po, dito sa taas, ang mga manok po dito, uulan, iinit, wala pong alisan yan. Kung 7 days umulan, 7 days yan sila dito basa. Kung sobrang tag-init, yan, talagang tag-init na sila dito. So yun kasi yung nakakatulong, parang isang pangangatawan ng manok, eh talagang hindi basta-basta bibigay. Kaya pagdating ko sa basaan, sa drug fight, sinasabi nga nila, lamang na talaga. Lamang na yung
yung may farm tsaka may backyard. Not unless nakilikili sila or ganun, litid yung tama, yung mga ganun. Depende pa rin yung sa sugat ng manok. Pero talagang kung drug fight lang na talagang bakbakan na matindi, eh, talagang kumbaga, yung hindi aayaw, eh, lamang talaga yung ganun. Unang-una yan, kung paano mo siya pinalaki at paano siya lumaki sa paligid. Yan ang number one na factor. Number one factor yan. Okay? Pangalawa, syempre yung bloodline ng manok. Yung pinaka-solid kasi yung talagang, kumbaga, pinaka-matapang na manok na hindi talaga umaayaw na, kumbaga, sabi nga nila, yung pera mo talagang hindi basta-basta itatakbo, sweater. Kailangan may bloodline na sweater yung manok mo. Eto mga katupang, based on my observation lang to, at saka experience. Pero yan talaga, ako talaga, yung sweater, kaya meron kami rito, yung cross namin, talagang hot sweater, Belsim sweater, Kelso sweater, yan. Talagang hindi nawawala yung sweater kasi unang-una sila yung aggressive mo. Hindi naman pwede na sobrang aggressive kaya ikukross mo rin sila. Yan, isa yan, bloodline. So yun, based on my experience lang kasi most especially talagang dito sweater talaga yung hindi kami nawawala ng sweater sa crosses. Melsim sweater, Kelso sweater, hot sweater, yan po yung talagang pinaka baseline namin dito ng mga bloodline. May mga, minsan three-way crosses, minsan may hatch sweater, Kelso, pero yung bloodline namin dito, yun lang po yun. Yun lang yung mga umiikot-ikot. Okay, yun. So, yung sisiw pa lang, naka-range yung nakagala sila, ang laking bagay niya, nakatupa. Tapos yung paglaki nila, yung nakatipi. Umulan-umaraw, yan. Ngayon, pag ikukondisyon mo na, syempre, hindi mo na siya papaulanan, kinukondisyon mo na eh. Doon mo na, maano yung, doon na, ang ginagawa ko, doon na namin binababa. Pag binaba na namin doon, ayun, talagang hindi na nauulanan yun. Pinapaarawan pa rin sa umaga. Tapos syempre, ang ginagawa na lang namin, yung stretching. Yun. Mga katupak, isa pa, yung pagkakahig, yung kahig talagang, yung pinapagod mo yung manok, huwag masyadong pagod na pagod. Ano? Yung bilad, yan. Isang nakakatulong yan. Para yung manok natin ay maging matibay sa laban. Okay? So, yung training, kasama na lahat yan doon sa naka-range, yung nakatipi, nakabilad, init, ulan, kinakaskas mo, sinasampi. Para kumbaga, yung parang ganito kasi yan mga katupak eh. Kung pagod na pagod ka na, halimbawa ikaw hindi ka masyadong sanay na mapagod or tumakbo ng malayo. Pagka pagod ka na at dumating ka na sa limitasyon mo, hindi ka na tatakbo. Steady ka lang, baka mahilo ka pa. Okay, yun yung logic. So yung manok, pagod na, imbis na buhay pa, hindi na tumutuka. Bakit? Kasi pagod na siya eh. Kumbaga ayaw na niya. Pero yung kahit sabihin mo kasabi nga nila hanggat buhay yung manok, eh tutuka yan. Sasabi na tutuka yan. Bakit? Kasi hindi sila, kumbaga mahaba yung experience nila na mahaba yung parang resistensya nila na tagalan yung ganung laban. So napaka-importante din yung training. Yung sasabi mo nga napalipad, kaskas, sampi, yan. Yung pinapagod mo, binibilad mo rin sila, huwag masyadong bilad na bilad naman. Ang laking tulong yan. Kasi yung resistensya nila mataas. So, pag mataas ang resistensya, hindi sila basta-basta susuko. Yon, syempre, mga katupak, hindi nawawala dyan yung mga vitamins. Okay, ako po, hindi ako nagtuturok sa yung 3 days before the fight. Ang ginagamit ko po yung Korean jelly. Okay, may video po ako nyan. Pero, yung tatlong linggo na bago mag 3 days before the fight, nagtuturok po ako. Tatlong beses po ako nagtuturok every Friday. Bakit? Kasi yung B-complex, napakagandang yan sa manok. Okay? Kaya ako, talagang paulit-ulit ko sinasabi yung B50. Kasi mga katupak, yung B50, talagang, yun, B-complex siya. No? Good source of B-complex. Kaya ako, sa loob ng isang linggo, meron ako niyan mga at least tatlong B50. Yung pagpanlaban na. Alternate yan sila. Yan. At saka ako, kaya hindi ko winawala yung Centrum kasi nga yung Centrum A to Z, siya yung napaka-kumpletong multivitamins para sa tao. Siyempre, para rin sa manok yan. Pwede rin sa manok. Subok na po natin yan. Kaya ako talagang yung turok, meron ako niyan every Friday bago umabot yung 3 days before the fight. At yung B15 niyan, malaking tulong din yan kasi yan ay B-complex. Okay? So lahat ng mga vitamins na yon, mga katupak, talagang nakakatulong yun para yung manok mo tumagal sa drug fight, tumagal sa talagang kumbaga siya sabi ko nga yung basaan, no? Yung aabot ng 9 minutes yung laban, yung pilay na hindi tatakbo, talagang hanggat buhay yung manok mo, tutuka yan po yun, kasama po lahat yan. Hindi po yan talagang hindi kasi
apat na taon na yan. Ako, kahit po apat na taon yan, kung wala pong training yung manok mo, kung kulang yan sa bilad, kulang yan sa kondisyon, yan, hindi po yan tatagal. Kahit sabihin yung magulang na. Okay? So yan, mga katupak, napaka-basic lang. Yun yung mga basic na ginagawa natin. Hindi lang siya bastang biglaan na yung manok ko biglang matibay. Hindi po yun. Hinuhubog po yun. Hinuhubog ng panahon. Okay? Hinuhubog ng panahon yan, mga katupak. Kumbaga, meron tayong ginagawa at meron tayong mga dapat gawin, no? Para yung manok natin ay maging matibay. At yun po yun. Yung sisiyo pa lang, naka-range sila. Nung lumaki, naka-tipi. Tapos, may multivitamins, may training, yan. Init ulan, yan po. Yan po yung talagang mga sangkap para yung manok natin ay maging matatag at talagang hindi basta bumibigay. Siyempre, yung multivitamins, malaking tulong din yan. Yung turok, kasama po yan. May mga B-complex, B50, Centrum, yan, Korean jelly, yan, mga kasama po yan, mga yan. Nakakatulong po yan pagdating ng basaan na. At yung pangapaluan na kaya kailangan, doon po yung lumalabas yung mga yan. Yun, mga katupak. Thank you sa solid na pagsuporta. Solid, napaka-solid na suporta. Walang sawang pag-share ng video ko. Talagang grabe. No? Sobrang maraming salamat sa mga kapwa ko, mga vlogger. Yan, thank you sa inyong lahat. At syempre, yung mga supporter natin na napaka-solid din, no? Napakarami. Jelmar Estomago, JR Simangka, Ruel Rase, Ken Bernco, Steven Cantones, Robert Pangan, yan, Ruel Rase, Mark Mampan, Adel Ampong, yung mga yan, yung mga matatagal na, ano? At yung mga bago naman, humahabol naman, ng Tarantola TV, matagal na rin yan, Oliver Raison, yan, bago lang, pero solid, Jiggy Busarang, grabe, Raiders Nawa, thank you ng marami sa inyo, napaka-solid, no? Pati mga taga-probinsya na nagpa-shoutout sa atin, mga taga-Batangas, Pangasinan, mga taga-Cebu, mga taga-Davao, Bohol, Leyte. Yan, thank you sa inyo, mga taga-Leyte, kababayan ko yan, at mga taga-Bohol. Yung mother side ko po, taga-Bohol, Delmar Mabini, Bohol. Yung father side ko naman, Leyte. Gaas, bye-bye, Leyte. So, kahit pa paano, I'm look like a nigga, but I know how to speak in Bisaya. Kamao ko diha dong. Yon, mga katupak, thank you. Salamat ang marami. Pa-share po yung video natin, mag-like at mag-comment, at syempre suportahan natin KINGPAC Official at mga katupak channel. Walang pangit sa bungero, lalo na kapag katupak. Kayong mga babae, kayo ang swerte. Kami na lang ang nag-iisang tunay, tapat at wagas po ang aming pag-ibig. Yan, KINGPAC po yan, mga katupak channel. One love. Let's go.
Smart beats.